True-blooded Aldab Nation fanatics, Eid Bulaga, gumawa ng isang pinakamahirap na desisyon para po sa programang ito. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Celebrity News, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more updates. Bago natin simulan ang ating mga updates ngayong araw ay nais ko po munang ipaabot at ibigay sa inyong isang mahigpit na yakap at pasasalamat sa lahat po ng mga true-blooded Aldab Nations na lagi pong nakaantabay at nakasubaybay sa lahat ng ating mga updates. So bago natin simulan yan, ay nais ko pong marinig ang inyong mga say o yung mga komento po ninyo patungkol sa ating last update. Unahin na natin si Miss Virginia Punsalan. She said, why is it illegal? Because parents are under obligation to rear their children and give them proper education. Parents are responsible to train their children in the ways of the Lord. They are also supposed to provide for their needs. So it goes without saying that both mother and father should provide their children what they need to become productive and good citizen of their country. So, to put a contract that a parent should deny their children is illegal. Bawal nga eh. Abandon and family eh. Yun bang i-deny? Grabe yun. At hindi totoo yun. Ayan. So ito po yung isa sa mga paliwanag ni Miss Virginia Punsalan na illegal nga naman na maituturing na parang isasama po doon sa kontrata na bawal mong aminin. Kumbaga parang ang totality kasi nung toss or the toss of that particular documents is that dahil hindi mo aaminin in public that you already have your own children or your own child, hindi ka papasok dun sa pagiging yung illegality kasi hindi mo nga aaminin eh. Kaya nga po kahit ano pong gawin ng artist, isa sa mga kontrata na pinirma nila for this kind of na kontrata na yon is hindi ka talaga aamin para hindi ka mag-undergo or mag-fall dun sa kaso na yon or hindi mo ma-violate yung rule na yon. Sabi ni Miss Victoria Uwabe, good evening Miss Admin, ganun po siguro. Talaga, mahal kasi ni Maine si Alden. Grabe ang sakripisyo niya, Miss Admin. Alam natin na mahal nila ang isa't isa. Kaya, maging kampante po tayo mga nagmamahal sa kanila. Kaya, Aldab may chart forever. Ito naman po, isa sa mga comforting words ni Miss Victoria Uwabe. Na, let's be chill lang tayo. Huwag tayo masyadong mainip. Kasi darating din tayo dun sa pinaka tinatawag na exciting part. Sabi ni Ma'am ni Miss Lotoski, Thanks sa update, Ma'am. May charge is real and hirap ng kalagay ng Aldab. Gusto man nila ipagmalaki ang kanilang supling, hindi maaari dahil magkakaroon sila ng kaso at penalty sa kanilang management. Sa publiko, tinatago sila pero sa mga kamag-anak, ang bata ay busog na pagmamahal at care. Sa ating mga fans, tinatago muna sila pero pasasaan ba? Makita din natin ang bata sa tamang panahon. Konting pasensya muna tayo at unawa. Pasasaan ba? Yung ating ninanais ay ating makakamtan sa tamang panahon. God bless po sa ating lahat. Ayan. Ito naman isa sa mga most encouraging words that we hear from Miss Lotoski, in which she was encouraging us to be patient while we are still waiting for the final thing or yung pinaka exciting part and happily ever after that we can really waiting for, di ba? Sabi nga tayo pa rin magkikita sa finals whatever happened, di ba? Kaya nga lagi nating sinasabi sa lahat ng mga manonood natin, kung talagang wala, aminin nila ng publicly wala. Kung meron naman, aminin din nila, di ba? Kasi mahirap din kasi sabi nga ni Mr. Jose na i-deny mo na lahat. I-deny mo ang asawa mo, i-deny mo ang mga boyfriend mo or girlfriend mo, pero never mong gawin na i-deny kung talagang yung anak mo. Kasi kumbaga wala namang kasalanan sa mundo yan eh, di ba? Pero sa panahon naman natin ngayon, sa kalagayan naman po nila, wala naman po silang dinideny eh. At the same time, wala rin din silang inaamin.
Yun po yung pinaka-stand nila, 'di ba? Kumbaga parang nandun lang sila on the middle part. So kailangan lang talaga is maging patient po tayo sa pag-aantay kung ano man ang katotohanan. So salamat po sa inyo pong mga komento, salamat din po sa inyo pong mga talaga namang enlightening comments from our comment section. Napakasarap po magbasa talaga ng inyong mga say. Kaya naman mag-comment lang po kayo sa ibaba yung mga nais po ninyong sabihin at para po mabasa natin 'yan at matackle natin ng sudden tackle, ba? Diba? So, ngayon pag-usapan po natin kasi tila baga itong Eat Bulaga kapit patalim na para sa rating. Alam naman natin na talagang marami po or talagang ngayon namamayagpag ang showtime sa kanila pong programa. At syempre, hindi po papayag ang Eat Bulaga. Kahit nasabihin na natin na medyo nawawala sila sa top 10 or top 20, pero still, Eat Bulaga is one of the best noontime show sa Pilipinas ngayon. Hindi natin may kakaila yan. Pero, despite of that thing, hindi sila pwedeng makampante. Kaya naman, meron po silang isang bagay na ginawa na talaga namang parang masasabi nating kapit sa patalim. For the longest time, for how many years na dinanas ng ating pong bansa ang tinatawag na pandemic o yung COVID-19 pandemic. Marami po sa kanila, even yung mga artista, ay nahirapan po talaga sa ganitong klase ng sistema kung saan hindi sila pwedeng umuwi ng kani-kanila mga bahay, hindi sila pwedeng pumunta kung saan-saan. Tapos, bago po sila pumasok sa studio, kailangan nilang mag-undergo ng swab test to make sure na talagang magiging safe yung kanilang mga co-worker. Diba? Which is yun po yung protocol. At dahil po dito nahinto rin yung isa sa pinakamalakas na segment nila, which is one for all for one. Kasi during those days talagang ginagawa nila yan eh. Pero this time, ang tila baga kapit patalim na nga ang Eat Bulaga sa pinagawa nila kay Jose at kay Wally. Dahil pinalabas na po nila si Jose at si Wally sa public. Kahit po may mga banta pa rin po tayo ng virus. Lalo na po meron tayong tinatawag na monkeypox kung saan ngayon lang lumabas or ngayon kakapasok lang ng balita na meron na pong isang case ng monkeypox dito sa Pilipinas. Eh sabi, napakabilis po yan. Napakabilis po kumalat niyan. So, lalo-lalo na yung mga seniors, mag-ingat po tayo. Wala rin naman po tayong gagawin sa labas. Huwag na lang po tayong lumabas. Yun po yung ating isa sa mga maipapayo natin. Pero this time, itong si Wally Bayola at si Jose Manalo ay pinalabas na nga ng Eat Bulaga para po maulit muli yung kanilang pagkakaroon ng show or magapandagdag na rin dun po sa programa ng Eat Bulaga kasi medyo marami nang nagko-call sa kanilang attention na tila baga walang pagbabago na sa Eat Bulaga. Kaya ito po yung ginawa nila. Which is inaasahan natin na wag naman po sana na si Maine Mendoza ay pasamahin nila sa publiko. That is, hindi na po yun makatarungan para sa kanya. So, yan lamang po ano po masasabi ninyo patungkol dito. Mag-comment lang po kayo sa ibaba. Thank you for watching. God bless everyone.